Hello guys, welcome sa Epic League and this is finally the playoffs, mga kaibigan. So this is gonna be Win Strike Team versus Live to Win. So ayan na mga besi ha. Oh, well, mga betler dyan ha. Oh, hello hello sa mga Twitch na viewers natin out there. At huwag niyong kalimutan i-share at ikalat na meron din hindi lang sa Facebook tayo naka-live kundi sa Twitch yes. Din. Oo. Ayan. So nasa fourth pick na tayo, Mommy Jones. What do you think? Stardar, syempre, alam naman natin Stardar offlane na to plus IO, yun lagi madalas napipick na hero. Kaso kapag melee, yung core, carry ng katapat, di ba? Pero makikita natin more bling, tsaka si parang, hindi ko sure, parang malulugi yata yung IO Stardar dito. Masakit, no? Masakit yung tandem nito ni Morphling at saka Crystal Maiden. And Crystal Maiden kasi is a hero na mahirapit kang lumapit kasi nga meron siyang slow. Yung yes. Crystal Nova, napakasakit, including the right clicks pa. Though, pretty strong naman yung IO, Slardar na combo. But we'll see kasi si Slardar, siya yung hero na nandadarag talaga kapag melee yung katapat. Uh-huh. Pero yun na, sabi mo dahil Morphling is a range hero, we'll see kung kaya bang madarag ni Slardar yung Morphling at saka Crystal Maiden, Maiden sa top lane. Windstrike AM? Sagot na rin sa Morphling. Pero tingnan natin kung mapapahirapan ba ng Doom. Tsaka ET, parang masakit, mahirap din yung lane nito ng ng AM. Mm-mm. Actually, hindi pa nga sure kung Doom magiging offlane or di kaya mid lane. Kasi si Doom ngayon, ginagawa din siyang middle lane. Kasi ang gusto ng iba, mas mataas yung level niya compared sa ibang hero. And at the same time, kapag mataas kasi yung level ni Doom, mas yayaman siya kasi nga yung first kill niya, di ba? Yes. Mas mararamdaman kapag max level na yung kanyang second skill, talagang di mo mahabol eh. At saka napakabilis pa ng rotation niya kasi nga. Kapag sabihin natin kahit Facebook star yung item niya plus max level yung second skill. Oo. Napakadaling magpaikot dito sa yung mapa eh. Oo, pero ito Mami Jones. Mams, Storm, what do you think about this? Feeling ko, Doom magiging offlaner. Tasahan sila ng, hero? Pwedeng mga Kyop, SF, yun yung mga Void Spirit pwede rin. Oo. Pang-counter kay Storm Spirit, no? Kasi si Void Spirit, meron din siyang silence, eh. Pero DK, yung kanilang pinili, this is pretty unexpected for Team Live to Win. Pero, okay lang. Storm Spirit, iniisip na lang siguro nila na, uy, we are lacking in terms of, like, disable. So, we do have this DK na merong pwedeng pang-frontline, pang-push. At the same time, meron din siyang lockdown, which is stun. So far, what do you think yung, draft? Kanino ka? Piling ko dito ako sa, LTW. LTW? Feeling ko yung LTW, parang kay ILTW lang yun, Live to Win yata yung yan eh, meaning ng di ba? I Live to Win. Oy! Kaya naman pala, ganyan yung kanilang pangalan. Parang ganun na yata yung meaning ng pangalan ni ILTW. But, bakit ka sa Live to Win, Jovi? Ikaw? Ako? Sige. Para sa akin, kanino ba mas madaling i-execute yung lineup? Actually, win strike na lang ako para kalaban tayo. Para hindi sabihin na bias. Pero given na naman na yung DK, hindi mapapatay na ito. Oo. Magdating na ng level 3, tapos level 2 yung kanyang trade skill, napakakulat na plus bracer lang, di ba? Oo, totoo yan. So, depende na lang yun sa magiging rotation ni DK on this game. Si DK kasi, yun na nga, since meron siyang dragon, so pwede siyang mag-rotate ng around the map tapos gamitin niyo yung dragon to take down objectives like structures or maybe get some kill kung meron man. Pero win strike naman, Slardar, IO, medyo malakas yun sa lane. And once malapitan mo si Morphling, kapag early kasi medyo mahirap din talaga
yung morphling pag-anay. Kailangan ano, mga level 5. Ganyan, masusustain niya lang yung sarili. Kahit iwan ka, okay lang. Pero masakit pa rin. Totoo, girl! Pero okay lang iwan sa lane si Morphling kapag meron ng level. Mas lang. Kaya-kaya na. Oo, so yun na, Gina agad. May pakilala ba dyan? Ayan, pakilala mo muna yung Radiant. Oo, para sa side ng Radiant, Windstrike Team, Ducalius with Disruptor, Rabel. Para sa Storm Spirit, ayun lang, real pick lang. Aggressive Chell with Anti-Mage, DK Fogus, Slardar, and Yamich with IO. Sa kabilang side naman sa ILTW, sa LTW, sa Neko para sa kanyang Crystal Maiden, ILTW sa kanyang Morphling, FN para sa kanyang DK, Immersion sa kanyang Elder Titan, at si Moke para sa kanyang Doombringer. Yes! Ayan! Magsisimula na yung bakbakan and this is a playoffs, guys. Yeah. Oo. Lower bracket to, girl. So, anong mangyayari? Lower bracket at laglagan na. Yes, so matatag na na. So, oo. So, kailangan na manalo ng both teams dito kung gusto nilang mag-proceed sa next round. So, ano na ang balita? Sino ang magka-lane dito? It's gonna be... Wait, Disruptor? Tsaka, ano? Slardar? Ay, nahanap pa nila yung laning. Kasi may adjust-adjust pa yan. Oo, gusto na lang munang makita kung ano yung magiging laning phase ng Live to Win. Para, yun, para kung gusto nila yung laning phase, uy, dito lang tayo kasi lalamang tayo, di ba, why not? So, they're just making some adjustment so far sa magiging laning phase ng mga heroes nila. But we'll see, sinong magkikita? Wala naman. Wala. Pero, ayan. Sa isa, dalawa lang. 2-4-2 yung bounty nila dito, girl. Tapos si CM, oh, tamang, ano na, advance. Hindi ganun yung ginawa ng kabilang side, eh. Talagang sinusugod agad nila para, ayan, oh, nakita na yung lane. Oo, nakita na yung lane. So, eto na nga si Crystal Maiden. Napakasakit talaga. And this is Suneiko, guys. Knowing Suneiko, since Suneiko yung talagang isa sa mga position 5 na grabe talaga mag-zone out ng yeah. offlane and position 4. Grabe. Maiiyak ka na lang eh kasi hindi ka talaga papalapitin ni Suneiko sa lane. But we'll see. At si Disruptor lang naman yun nandito since yun na sana sabi natin kanina na naghahanap pa sila ng proper na lane. Yung mga cores nila. So si Slardar, dito siya sa bottom lane at tatapatan talaga nila si Morphling. Meanwhile naman si Morphling, iniiwas niya din yung sarili niya kay Slardar. Mini kasi nandito din siya sa bot eh. So nag-iiwasan lang silang dalawa. Nandun na nga sa top. Pero, well, tingnan natin dito, Immersion, oh, with the damage, napakasakit ng Hampas Lodi, pero DK Fogus trying to run away, pero merong boot si Immersion, pero still, nabuhay pa nga yung Slardar. Hindi ka na, isang hataw na lang, Garry. Ang sakit nun. Wala eh. Kasi ang daming nadaanan ng Astra Spirit. Alam mo na kapag sobrang daming units, nandun yung movement speed at the same time, yung damage. Para kang naka-double damage ng early. Kahit level 1 pa lang yung second skill, no? Oy, pero aggressive siya with a blink in and the right kick damage. Old A Delicado and he's gonna be our first blood. And and the first blood is brought to you by ENX Bet. Sa mga hindi pa nagre-register, user code Lupon WXC. Pero ano bet responsibly mga friendly natin chan. Para hindi tayo masyadong masaktan. Charot! Ay! Masasaktan ka pala, ma. Super! Kaya kapag natatalo, syempre, sometimes. Pero hindi ka nakakatulog eh. Uy. Ay! Naku, si Ducalis! Espiritu lang. Espiritu yung pumatay sa kanya kasi si ano eh, si Suneiko with the Crystal Maiden. Grabe talaga mga last duguan yung kuya mong Disruptor. Pero oy, DK Fogus with the stun just to secure some creeps ata yun. Pero maganda yung ginagawa dito ng ano LTW. Tinatrialin nila yung bot pero hindi sila nag-reach ng XP dito sa... Slardar? Hindi, sa Morph. Sa Morph. Level 3 pa rin. Ay, oo. Tama.
Pero Immersion na cancel out yung Echo Stomp niya. Can they bring down Immersion, mga Bessie Wops? Nandun yung Bash, pero meron siyang Boots. Napakabilis tumakbo. So he's gonna be okay. Pero ILTW, he's gonna wave out. And tama nga, tulong-tulong lang kay Immersion para hindi nila mapatay yung support nila. So it's good. All good for Live to Win, I guess. Kasi pre-farm naman si Morphling at hindi siya naghihirapan sa League. Kasi diba, Morphling user ka. Jovi, so alam mo kung gaano kahirap mag-Morphling kapag early, lalo-lalo na kapag level 1 pa lang yung attribute chip mo. Yes, dapat talaga makasurvive ka lang kahit level 5 yan na, pwede na. Oo, all good in the hood na kapag ganon, mga best. Pero pag early pa lang, talagang namamatay-matay ka, hirap pumakot. Well, ang mahirap pa naman sa Morphling kapag wala kang mask or di kaya mga rate bands, sobrang bagal. Pero wait lang ha, all day, wala na siya kamana-mana dito. Grabe naman si Aggressive Child. Pinaninindigan yung pangalan niya, girl. Blinkin lang ng blinkin. Ganda nga nang ginagawa niya dito. Ayaw niya talagang palinin yung Doombringer kasi alam naman natin yung Doom. Level lang din naman yung kailangan kasi meron naman siyang first skill na pwedeng mapabilis din yung pera niya. Oo. Yun yung tutulong sa kanya. Just in case na malugi siya sa lane, yun yung tutulong sa kanya para makagbawi. Oo, nag-aabangan lang sila. Si Immersion, hindi niya na lang tinuloy eh. Sige sa'yo na yan. It's all. Oo. Minarkahan na. Pero kamusta naman yung middle lane? Match lang sila, pero wala, hindi mapapatay ng spam yan. Oo, pareho lang silang nagkaka-farman dito sa midwell. Wala eh, DK is way too tanky for Storm Spirit to bring down this time. Pero look at this, nag-blinky na naman yung AM. They want Suneiko, Suneiko wala na siyang kamana-mana. And the damage has been done. And Aggressive Child makakakuha ng another kill. Ang maganda kasi kay AM, meron siyang ano eh, yung Orb of Venom. Yes, talagang... Kasi ganun talaga pag melee hero din yung katapat ng AM. Oh. Maganda talaga meron kang Orb of Venom. Gusto mong mangharas. Yes. Tapos sa the same time, nandiyan si Io. So... Pabitis pa, no? May over pa, may overcharge pa. Nabibigyan ka ng kapangyarihan. Pero si Yamich, yun lang yung gagawin niya every single time na kapag na-out position siya, he's just gonna tether out. At wala na nga magagawa yung Live to Win para pigilan yan. Pero... makunat na, oh. Uy, naku, si Olde, wala na naman siyang mana. Look at this, the damage of AM this early. Who would have thought na yung AM, na iisipin mo kapag narinig mo si AM, uy, walang killing potential yan. Tapos IO pa yung kasama, di ba? Pero with this AM. Kapang, eh. Aggressive talaga si Aggressive Child. Totoo. Kailangan lang mag-reach ng XP dito ng Doom. Tapos, jungle ng konti, kuha lang ng level 6. Pwede na siyang rumotate kahit sa mid eh. Stun lang ng DK, kanyari, TP-ing lang siya. Stun lang ng DK plus Doom, full kill na itong ano. So, titingnan ko muna yung ano natin ha. Mga nag- Oo, gusto kong makita. Ay, okay. So, ayan. Anong nangyayari? Wala na ba? Wala pa nangyayari guys, 2-1 score on the board. Win strike. Ay, nako. Speaking of walang nangyayari. At eto na nga ang nangyayari, win strike. At eto na si Storm Spirit with a haste rune. All day, mabibigyan na naman. Ayun naman pala. Nakikita pala tayo. Ayos yung mga po. Ayan. Pero wala naman masyado nagko-comment so far. So. Hindi ko din nakikita eh. Paano ba makita yung watcher dito? Hindi kasi ako naka, ano eh, naka-sign in. Wala rin ako. Oo, so. Or eh, hindi ko sure kung nakikita. Dapat kailangan kong mag-sign in para makita. Hindi yata, kasi sa computer hindi kahit ako naka-sign in. Ah. Bet, okay. Million. Thank you so much. Thank you so much, but at least meron nanonood. Yun yun. Kahit may isa. Oo. Basta may naniniwala. Basta may naniniwala. Totoo. Na ba naniniwa sa'yo, girl? Marami na. Ay! Mga bagay! Okay! F! FN! Ready to take! Ito nga, middle lane! Pabasag na pala to, girl! Gave it sa'yo. At, ano na? Wala naman nangyayari. 3-1 na ulit.
in favor pa rin ng Windstrike. Grabe yung mga rotation ng Windstrike. At the same time, yung laning phase nila. Pero eto na si Storm Spirit. Madadodge niya naman yung Echo Stomp ni Elder Titans. Pero, basag na. And this is very important. Midlaner ka ba, Jovi? Diba? Ay, hindi ba? Ba't ang galing mo sa 1v1? Ano lang? Hello? Ang humble mo naman, te. Support lang ako, te. Hello? Hello? Adjust lang. Adjust lang, pero lakas. Nanalo sa 1v1. Anong price nun? Ganda lang. Wala yata. Wala. Hindi ko alam eh. Wala ba? Wala yata. Tinalo mo naman yung mga... Ay, meron daw. Uy. Uy, nangakakot ka naman. Nakarog ka na nung nakaraan. Nabenta ko na yung bar. Ang bilis. Yes. Wala bang Sam Gip dyan? Charot lang. Let's go! Libre. Ayun. Ayun naman. Napakabait po talaga niya Mommy Jovi. Nalibre pa nga. Pero ito, sobrang passive ng game. What do you think about this passive gameplay? Sino ang mas lalamang on this point na, uy, passive yung gameplay? Is it gonna be Morphling or is it gonna be AM? I feel like AM. Oo. Counter siya kay Morphling, no? Na, yung Morphling kasi magmamanta pa to. Mag-e-Ethereal, parang merong kill potential, di ba? Tsaka, yung AM kasi kahit manta, Fury manta, kaya nang sumama eh. Oo. Si Morphling naman, kailangan nyo ng, Kukulangin siya eh, kapag nag-e-Ethereal, manta-Ethereal. Oo. Sobrang hirap kasi sobrang lambot niya din dito kung mag-i-E-Blade siya eh. And the E-Blade though, E-Blade alam na natin, isa sa mga, core item ni, Morphling. Pero, kasi, Ang mahal. Pero tingnan natin, AM kasi sa kapag Fury Manta style yan, tapos mas round mo lang si ILTW. Pag wala siya mana, he can't do anything. Kailangan niya ito dito, Lincoln, then Semi-Storm, plus itong AM niya, di ba? Alam naman natin na pag may abyssal na, kayang-kaya siyang sure killin itong anti-mage. Oo, so anong gagawin nila? At ito na yung... Wins, ILTW, LTW, magpupusha sila dito sa bottom lane siya, LTW. Kasi ngayon ko lang na-realize, dapat di ko na na-realize kanina, nalilito tuloy ako. Oo, pero tingnan natin na, nagkakagawan lang ng neutral creep so far, and just pure farming yung mangyayari as expected, because this is AM and Morphling. So, ito yung dalawang, carry na hindi masyadong sasama sa fight unless kung magkaroon ng team fight, nandiyan naman si Yamich for AM na pwede siyang i-relocate kung gusto nilang sumama, just in case lang naman. Pero syempre, ayaw mo din ma-disrupt yung farming ni AM so far, kasi so far AM's doing pretty good in terms of his farming. He's in the top network, pero hindi naman nalalayo dyan si Morphling. So maybe after Morphling na ma-finish itong Ancient na to? Magda-dragon lang siya, mare. Oo. So, hindi dragon lang sabay magmamanta eh. Tignan natin kung... Ay, minsan lang tayo makakita ng dragon lang sa Morphling dragon, ngayon. Dragon na dati. Dati lagi eh, no? Oo, tagal na nun eh. Anong meta na ngayon? 2020 na. 2020 na. Pero... we'll see kung magiging worth it pa yung Dragon Lance ni ILTW. So, hindi naman siya magda-Dragon Lance dito kung wala talaga siyang plano. Iniisip niya siguro, I need this Dragon Lance. Meron naman niyang stats kahit papano with that Ogre Axe. And at the same time, yung range. So, ang iniisip niya siguro dito, maybe I could hit somebody with this Dragon Lance, eh. Pero teka lang si FN with the stun. Mukhang mamatay yata yung Disruptor. Kaso nga lang, kanina ka po ako sa camera natin. And yun na nga, magzi-zip out lang yung Storm Spirit. Wala namang nangyayari. Pero yun na, maybe he's just avoiding old A. Dahil kapag nag-doom yung Storm Spirit, alam na natin ang mangyayari sa kanya. Pero maganda rin yung build dito ng DC, ha. Dagger siya agad para at least merong catch dito sa Storm Spirit. Kasi... dagger stun, pwede mo mag-connect yung Doom. Nakitulong nun. Tsaka pwede maunahan dito yung anti-mage. Alam naman natin na may third skill to eh. Oo. Biglaan talaga. Ayaw mag-connect ng phone ko sa ano? Please? Sa... ayaw niya mag-connect sa comment section. So, hindi ko nababasa kung may nagko-comment ba. So, ayan. Thank you sa 20 viewers natin out there. Ha? At least nandyan kayo para... manood at sumuporta sa
Epic League ng Lupon WXC. So tayo po yung official broadcaster ha, sa Epic League. So this is just close qualifiers naman. So okay lang yan. And magsisimula yon sa November 12. Pero eto na yung Thor Spirit. Hinatak na si Suneiko. And Suneiko can do anything mga best. Pata Echo Stomp. Sleep tight muna. And it's gonna be a good trade pa nga ata. At damay mo pa yung civilian na si Ducalis. Makulit kayo ha. Ang lalim nyo, and that is not worth it for Team Winstrike. They lose two heroes including Storm Spirit pa. CM para sa isang mid lane at saka isang support. Smoke para sa tatlo ah. Hindi mahanapin nila yung AM. Kailangan nila. Pero ang maganda dun, kapag na-doom naman si AM kasi pwede lang ah, irrelevant. Eto na, pero hindi si AM yung gusto nila. Si IO, they know. They basically know na. Nandyan lang si IO, naka-tether. So, kahit nakita nila si AM nagpa-farm, doon na lang kay IO, free kill yun. Kasi kapag ano, magsasaya lang sila ng skills kapag ibabato nila kay AM. Yeah, masusunod nila. Pwede lang mag-relocate. So, mabubosset pa sila. Pero at least now, they bring down IO. At the same time, wala silang nasayang na skills. At eto, they will try to take down objective sa bottom lane. Pero fortification will be used naman ng Winstrike just to delay some time. Pero walang pake yung team LTW. Mga besi. Maganda yung ginagawa ah. Patay ko. Nakatulog. At makakagalaw pala. Pero Doom will be used mga besi. And eto na, pinagtatatat ng right click ng LTW yung Slardar. Si Mao. Ah, si Mao pala yan. Pero maganda yung ginagawa dito ng ano ha, ng DK. Kasi every time na magpo-cooldown yung kanyang dragon form, talagang nakaka-take sila ng objectives, di ba? Oo. Hindi man objectives, laging merong namamatay or may plan na nangyayari. Si Mitch, namatay na naman yung Ayo. Bakit siya andun? Ginagawa mo. Kumuha ng bounty. Oo. Kasi tinitingnan ko din yung oras eh. Uy, pabounty na pala. So, nag-knockout lang siya. Pero na-knockout niya ba? Yun yung tanong. Kung na-knockout niya, worth it yun. Nabigay niya yung ano. Kasi nabigyan yung mga teammate niya eh. Gano'n kasi kadalasan ginagawa ng IO eh. Nag-relocate ka sa ano. Oo. Sa mga bounties. Yep. Kasi malaking tulong talaga yun sa course mo kapag nakuha mo yung bounty. Especially 15 minutes na. So, at saka lahat kasi kayo nabibigyan eh. Yun yung maganda doon. If you're position 5, you sacrifice yourself for your course and other heroes. So, ano na. Mag-aag siya. Mm-hmm. Dikit lang yung laban pero at the same time, 4K yung goal din ng lead to win. So, hindi pa naman natin nakikita na go online yung AM so far, it's way too early. 16 minutes pa lang. So, later on pa natin makikita yan na sasama sa team fight. Pero what's good about AM is pwede niyang ubusin yung mana ng DK sa team fight para wala siyang masyadong magawa kundi tumayo. And, hindi na tinatantana ng live to win yung team win strike. And as you can see, even without Doom, palag-palag pa rin. Siguro magkukuldaw na yung Doom anytime soon. And, how about DK Fogas? Meron na siyang Blink Dagger and ako, Suneiko, naispatahan yung Slardar. Nakakabuhay lang kanina and here comes the Echo Stomp and the right click damage is coming from FN and he can't even move. Look at the disable, guys. Nakaalis yung pwesto niya eh. Oo. Wala yung obs tapos nakapalibot sila sa area na yun. Saan pa ba expect mo na tatago sa punuan? Truly, and Suneiko, grabe yung Crystal Nova niya dun na. On point na on point, and nako. Kailangan niya ito mag-smoke din ng Winstrike. Napaka-aggressive naman din ang lineup nila eh. Slardar and Storm Spirit, both of these heroes, tumatalon. So, kapag meron natalon si Slardar, basically parang automatic easy kill na yun for Winstrike. Pero kailangan lang talaga nilang mag-coordinate together ng Storm Spirit to be able to get some kill. And at the same time, hindi sila pwede maging careless na, uy, talunan natin to ng talunan. Kasi, as I can see, ang ginagawa lang ng Live to Win, they stick together because they know malakas sa pitasan yung Winstrike. Pero instead,
ang ginagawa ng Live Twin, ayan, nag-i-stick sila together. At the same time, sila yung kumukuha ng kill instead of Queen Strike. Parang binabaliktad nila yung situation. So, hindi din nagpapakita. Nakikita ko, oh, yung Live Twin, hindi sila nagpapakita sa mapa. Kasi once na nakita sila sa mapa, kaya sila patay ng Storm Speed. At the same time, sa Slardar na meron ng Bulldog. Stick together, team. Ayaw mo mapitas, eh, then let's stick together. Parang si Ricky lang yan eh. Kung ayaw mo gumana si Ricky, as a support, Crystal Maiden and Elder Titan, sama-sama ka, sumama ka sa malakas nyo, isang malakas na core, para hindi ka mapitas ng mapitas. Or kung mapitas ka man, at least date, you do get that trade. Yun yung maganda mangyayari, pero oy, this is gonna be a sneaky rush for Live to Win. Can they bring down the rush in time na hindi nahahalata ng Mean Strike? Parang gano'n na nga. Ayun! Nag-loading na yung comment section. Hello daw, Jovi. Sabi ni Snackurik. At kay It's Summertime. At kay Ronel. Wala ba? Wala ba to sa ano, PNX? Yung close qualifier? Meron! Meron na! Sabi daw wala. Meron po. Nasa Boom Among Us lahat ng viewers. Ganun talaga, guys. It's Boom and Among Us. Siyempre, nandun sila kung kukunod ka talaga manunod. Pero, of course, there's some people din na gustong manood ng Epic League. Pero, guys, so, huwag kayong mag-alala. Dahil dito pa lang nag-uumpisa pa lang yung Epic League. Hindi pa natin natutong yan yung totoong laban, guys. Yung totoong laban magsisimula sa November 12. At dito na lang mapapanood yan sa ano, sa Twitch. Yes. Abangan sila. Abangan nyo yan. Nandun yung Team Secret. Liquid. Virtus Pro na bagong lineup. Pero alam nyo naman yata yung update sa Virtus Pro. Yung Prodigy naging Virtus Pro na main team na sila. Sino pa ba? OG. Enigma. Ayan. Abangan nyo yan. November 12. Oo. Tsaka limited lang yung makikita nyong casters dyan. Tayo, ako, ikaw, si Casey, si Pillage. Basta yung kami yun. Basta kami yun. Instagram, J-Rep Nazario. Instagram, J-Rep Nazario. So, ayun. Instagram ka rin, guys, ha. P6 Jody. Ayan, follow nyo ako. Oo. Ayan na, guys. Ako naman. I do have Facebook page sa mga ano hindi pa nakakaalam, just type facebook.com/itsmewithaeekj. It's me, EEKJ. Parang kambing yung Mars. Hindi kasi hindi pwedeng isang E kasi meron na nakakuha. Kaya ganun. Tapos ano naman sa Instagram, Christine Joy Betanya lang. Oo. Sec lang daw, pero abot ng minutes yan. Celebrate. Oo, wala na. 3 minutes na nga eh. Ayun o. 3 minutes na. Pero 20 minutes. 4K gold din dito sa LTW ah. Pero nakakatakot na yung AM. Top network. Pag nagka-adisa dyan, eh, alam naman natin, itong Slardar, Amplify lang, napakalaking tulong na yan, di ba? Tapos yung AM na yung magbibigay ng physical damage. Tapos mag-aayos ka di siya. And that is a really great item if you're up against a Morphling. Kasi nga, meron siyang minus regeneration, HP regeneration. So, meaning to say, kapag nag-a-attribute siya si Morphling, sobrang bagal lang. Kasi nga, yung effect ni Eye of Skadi, pero eto na sila. Aakyat na sila ng high ground, mga Besi Waps, dahil nga meron silang Aegis of the Immortal. Pero eto na si Stormspear, zip in, zip out, just to clear out some way. Pero nauli si DK Fogas, nilaglagan na ng Static Storm, pero nakatulog yung, ayan, si Disruptor. Pero eto na yung Morphling, mukhang mamamatay yata, pero nope, nakapag-Mantis style pa right on time before he goes down. He's gonna be okay. Agent still up para kay Morphling. And now, tatapusin na nila yung laban. Dahil, uy, kumakatok na sila sa tier 3 tower. Pero eto naman si DK with a really good initiation. And, Oh, mayroon pala zombie na balak doon. Kaya pala walang sumasama. And now, wala. May backdoor protection. Mukhang mauunahan pa sila na win strike. Naku, Barbie. Pero eto na, yung mga creeps.
nakapayagaw sila ng Void. Oo. Kinalamangan lang nila, nag-buy out ng dalawa. Pero, wait, trade lang ah. Trade lang yung nangyari. Pero eto na si ILTW pinabalik sa nakaraan si Ducalis. And grabe naman yung pag-copyang yun. Perfect na perfect. Pero, ano, square bati lang sila sa nangyari. Wala silang nga lang. Buy back ng dalawa. Oo, nabasagan din. Parang delikado pa yun. Kasi AM, ano yun, no? Sige, isipin na lang natin na fair trade yon for Winstrike since meron naman Aegis yung live to win. Okay na lang din na iniwasan na lang ng Winstrike na labanan yung bottom lane. Hinayaan na lang ni AM at saka ni Yamich na uy, pabasag nyo na yan. Meron silang advantage kasi may Aegis sila. Pero speaking of advantage once again, may double damage yung Morphling mga besi. Sasaglitin lang yung towers. Double damage plus may AGs. Oo, may Aegis. Magkaka-butterfly pa, oh. Paunahan mamaya, oh. Pag naka-butterfly to si Morphling. So, si Storm Spirit, kailangan niyang gawin yung best niya na i-clear out yung trips bago pa umakyat. Pero speaking of umaakyat, eto si AM, nag-linky na Manta style just to burn the mana of ILTW. Kaso, merong magic wand, sir. Still sitting with a 3/4 ng kanyang mana. Anong gagawin? Ward na lang. Netflix. So, ay, nag-blinky na yung AM mga besi. Mana Void, hindi pa rin naman tayong Morphling mga besi. And Morphling is down. Static Storm will be committed on DK. Pero yung AM, delikado, splitter, naka-silence. And AM will fall down. Available naman ko na niyang buyback. Pero magbabuyback pa siya. Zip and zip out for Storm Spirit. And IO is gonna tether out waiting for ILTW. Pero here comes the stun. The Storm Spirit is being locked down. At magbabuyback siya ulit. Pero gumanti naman yung ape. Bringing down Doom, but at least live to win. We'll finish off second set of racks ng Winstrike. Pangit ang pasok dito ng AM eh. Kasi ang ginawa niya kanina, blink sabay Manta. Right click na lang dito sa Morphling para ma-burn yung mana nito. Pero pinilit niya pa rin tapakan yung sarili niya, no? Lumaban siya kahit... Blink in siya eh. Oo, wala siyang ano ng Manta eh. So, etong DK merong... Stun. Stun plus yung malevolence. Silence. Na-silence siya eh, no? Before pa siya makapag-blink out, tapos pumutok pa yung Earth Splitter. Sakit nun. Yung natural order. So, talagang manlalambot kahit sinong matigay. Wow. May innocent mind na, moms. Diyos ko po. Anyway. Oh, that's true lala. Pero speaking of manlalambot, mukhang yung starter yata yung aabutan si DK Bokes. Pero nandiyan naman yung IOW na sustain. He's still alive. So Neiko, and yes, si Ducalis mamamatay. Immersion as well. So one for one lang yung nangyari. At nalaban pa ba dito yung Winstrike? Nako po si Yami sinabot. Nako Yami. Nabot ng Morphling na nakakopya ng AM kasi meron siyang blink, no? So, ay, nabutan talaga siya. So, ayan, pabor na pabor dito sa side ng LTW yung mga nangyari. Wala nang buyback yung Storm, yung Starlet, tsaka yung Disruptor. Tapos sila lahat meron pa. Yup, yup. Pera lang kulang dito sa Morphling. Pwede na nga nilang i-end yung laban ngayon. Yan, lakas na ng Morphling, mayroon ka ng Butterfly at walang pansagot yung Team Winstrike dyan, kundi burst damage siya lang. So, kapag naunaan nila si Morphling, sobrang baba lang na buhay niya. He's just sitting with 900 HP so far. So, yan, sinit siya. Pero kapag naunaan naman sila ng Winstrike dito na mapatay si Morphling, that would be much better para sa kanila. Ang problema kasi, parati sila nauunahan ng Team Live to Win kasi yung DK, grabe on point yung kanyang mga initiation. Matapang din maglaro, no? Talon lang siya ng talong. Talon eh. Talon na. Ayan na. Talong ako rin naman talong doon din ng talong. Hindi. Talon kasi yun. Pero may crit pa dito ha. Kahit naka-print Bernardo na ng AM. Oo. Yan na. Deep drop lang to eh. Pero yun na nga guys. Tama ko ang tatapusin na. And
ang kahinaan kasi ni AM, kapag wala ka pa talagang decent item, hindi ka talaga makakasama sa teamfight. Sobrang lambot mo lang. And yun yung ginagawa ng ILTW. Uy, tapusin na natin yung laban bago magka-item pa sa AM on this game. So, Morphling, since meron naman na siyang butterfly. But, I do think na... Ay, nako! Eto na sila pumasok na. Pero, nako, the Static Storm will be there. Kaso, naka-BKB. Yung DK, mga besi, the sustain is there coming from the IO. But the Echo Stomp connects on the team. Plus, the Earth Splitter na inabot yung tatlo. Uy, GG. GG, nag-post disconnect agad. Ano yun? Rage quit? Oo, nag-rage na. Rage quit? Yun lang. Pumasok, pero wala. Walang nagawa yung AM this fight. So, win strike dito. Mukhang nagtalabuan bigla. Oh, pero ang nangyari, match lang yung laban. Batang early. Oo. Biglang nangyari. Tumalong. Oo, hindi. Nag-anuhan sila eh. Nag-lead lang sila ng tower sa LTW sa bottom lane. Tapos sa kabila naman yung top. Tapos biglang naubos sila sa bandang mid na... Wala silang nagawa eh, pinupush, nagpupush lang yung ano, yung Morphling. Oo. Tingin-tingin lang. Piling ko isang error lang eh, pero kaya pa sana nilang makabawi. Pero yun na nga, ang lakas ng Morphling. Oo, tsaka grabe yung on point yung initiation talaga ni Dragonite and on how they play on the mid game. Kasi napansin ko, live to win... Very smart play for Suneco and Immersion that they keep on sticking on the course. Kasi alam talaga nila, that is Storm Spirit na nakamalev. Kapag mag-isa ka, kapag nakikita tapos ka sa mapa, tapos ka, pipitasin ka niyan together with the Slardar na merong Blink Dagger. So, ang ginagawa nila, they always stick together. Kung sino malakas ka na, DK and Doom, ayan. Dikit-dikit lang talaga until such time na alam nila na, uy, sama-sama tayo, hindi makakalaban yung win strike team sa atin kapag magkasama tayo. And at the same time, live to win, nakuha nila yung objective with that Aegis of the Immortal. And with that, yun yung ginamit nila na advantage para umakyat sa high ground ng yes. Win strike. So, ayan, napakaganda ng laban, game number one. So, magkakaroon pa tayo ng game number two, possible game number three, depende kung win streak makakabawi ba sila sa game number two. Pero bago tayo mag-end, pasalamatan muna natin yung sponsors. Predator, ayan, thank you po sa ating Predator, tsaka Enerbon Active, at ang ating Phoenix Bet, huwag nyo kalimutan ng code Lupon WXC, at kay Tita Wendy's, ayan, order na po kayo. Ano number nun? 8533-3333. Tapos available din siya sa Food Panda and Grab, mga besi. So until 3 a.m. po yan. And of course sa Steel Series. So magbabalik na lang kami for game number 2.